What's up mga kalaro? This is your boy GTE from the channel Games Tech and Everything. At ngayon pag-uusapan natin ang ongoing sale na nangyayari ngayon sa PlayStation Store at ito yung tinatawag nating Spring Sale. Now, itong Spring Sale is yung availability niya is iba-iba sa ibang regions. Pagdating sa Region 1 and then Region 2 until April 29 to April 30, magraran tong sale na to. Pero pagdating naman sa Region 3, magraran lang to hanggang April 14. So, I recommend to get your games as soon as possible. At kung isang region lang ang meron ka sa PS4 account mo, I suggest na gumawa ka pa na for other regions para ma-maximize mo yung usage ng PlayStation 4 mo. Ililink ko kung paano gawin yun down in the description below and then in the comment section, makikita nyo rin yan sa pop-up notification dyan sa may taas. Also, kung hindi nyo pa alam kung paano bumili sa PlayStation Store, kung paano nyo ilink yung card na meron kayo, kahit virtual card pa yan, kahit PayMaya, makikita nyo yung tutorial link nandun rin sa may baba. Meron din pop-up notification dito sa may taas. Pero kung sakali naman nagkakaroon kayo ng problema, ilink yung credit card nyo sa may PlayStation Store or you prefer gift cards, then definitely I suggest the Jotunheimer page. Meron silang gift cards from R1, R2, then R3. Meron din silang available ng PS Plus and then PS Now. So, I highly recommend this page. Ipapost ko rin yan sa may baba. Then, just mention to them na recommended kayo by Pudang. Magbigay kayo ng screenshot sa kanya na nakasubscribe kayo dito sa channel na to. And then, you will get an exclusive discount. So, without further ado, let's begin. So, pumunta muna tayo sa R1 or tinatawag natin na US account. So, first, we have The Witcher, the complete edition. So, nandito na lahat ng DLCs and you can get this game roughly at 760 pesos. So, kung hindi ka pa familiar sa The Witcher, ito yung RPG adventure type na talagang pagtutuunan mo ng oras, sobrang haba na oras to be specific. And given that na makukuha mo to along with the DLCs or yung mga bonus content niya at the price of 760 pesos lang, sobrang sulit for this deal. Now, pumunta naman tayo sa fighting games and we have Dragon Ball FighterZ and ang standard edition niya is nagkakalaga lang ng 760 pesos. So, hindi pa kompleto yung roster nito. But if you want to have the rosters included, nandito yung Ultimate Edition na nagkakalaga ng 1,220 pesos. That's just a roughly conversion but you get the point. And this game, I highly recommend this over Xenoverse. So, mas gusto ko yung playstyle nito. And kung gusto nyo yung nakikita nyo sa screen, definitely give this one a shot at 760 pesos. Definitely a great buy. And another fighting game ito, one of the famous ones, Tekken 7 na nagkakalaga ng 500 pesos. But I suggest if you have the money and kaya niyo naman magdagdag ng konti, I highly recommend the Tekken 7 Ultimate Edition na nagkakalaga lang ng 1,270 if we're gonna convert it to Philippine pesos. So, yung Ultimate Edition includes yung Season 1 pass and then Season 2 pass. So, ang ibig sabihin lang nun is, mas madaming characters included yung Ultimate Edition, syempre. At itong Tekken 7 is, minsan lang siya mag-sale, lalo na yung Ultimate Edition. So, if you're into fighting games, alam nyo na ang gagawin ninyo. So, ito yung last sa ating fighting list. Ito yung Marvel vs. Capcom Infinite. Standard edition would be 500 pesos and then the deluxe edition would be 915 pesos only. Kagaya ng sa fighting games, mas kumpleto siya. This one is a definite steal, lalo na for fighting game lovers. Now, ito naman, this is my personal recommendation, Uncharted The Lost Legacy. Nagkakahalaga siya ngayon ng 760 pesos. At kaya ko ito nire-recommend kasi kung hindi nyo pa alam, ang PS Plus is magre-release ng free game for this month of April. Ang i-release niya is Uncharted 4 and then Dirt Rally. So, if you want to get into the Uncharted series, I highly suggest to get this game. But keep in mind na itong laro na to is medyo maikli. But Naughty Dogs made sure that you will have a delightful experience kahit na maikli yung laro na to.
Meron din tayong Metal Gear Solid 5 Definitive Edition at nagkakalaga lang to ng 305 pesos. So, sobrang legit, napakababang presyo. At ang maganda dito, lahat ng DLCs, lahat ng bonus content is nandito na sa Definitive Edition. So, hindi ka talaga magkakamaling kunin to. At itong laro na to, isa rin to sa pagtutuunan nyo ng oras. Kaya, tapos if you are on the budget and then may idea kayo sa Metal Gear Solid or kahit wala naman, just get this game at the price of 305 pesos only. Next is FPS or first person shooter ang Doom na laro. Nagkakalaga siya ng 400 pesos and if you're aiming to buy the Doom Eternal pero dahil naka-lockdown or if you just want to have a great experience in FPS game. Kung hindi naman kayo maselan, kung gusto niyo yung mga brutal na laro, go get this game right now at the price of 400 pesos. Ilayo niyo lang yung mga anak ninyo or yung mga bata kasi sobrang graphic ng laro na to. Nasa list rin natin ang Days Gone. So, ang Days Gone, marami nagsasabi na at release, madami siyang problema, may frame rate issue siya. But then, playing this game right now, madami ng patch na nangyari sa Days Gone. This game is a must and definitely great exclusive for Sony. And you can get this game at a price of 1,000 pesos. So, medyo pricey pa siya compared to the other games na na-mention ko. But this game has been released, I think, 2018 to 2019. So, hindi pa ganun kababa yung presyo niya. But the experience that you will get, lalo na kung mahilig kayo sa mga horror titles or sa mga zombie shooter games, definitely get this one at 1,000 pesos. Now, pumunta naman tayo sa Region 2 or sa Great Britain or UK region. And this actually caught me off guard kasi akala ko mahal yung presyo niya since mahal yung pound na currency. But then, the sale did a great job on lessening its price. At wala pa akong tutorial as of now kung paano ililink yung card. Pero as I have mentioned before, you can contact Jotunheimer page to get some R2 gift cards. Lalo na kung may napupusuan kayo sa mga games na babanggitin ko. Magsimula tayo sa Tomb Raider Definitive Edition. So this one is also an enhanced edition and nandito na rin yung mga bonus contents. And this will only cost you for about 250 pesos. This is actually crazy kasi nga sobrang mura. Ito na yung pinakamababa sa list natin. Pero hindi lang yan. Susunod natin na game, pag-usapan natin to. After Tomb Raider Definitive Edition, kung nababaan na kayo sa presyo ng 250, we also have Sleeping Dogs for the same price. And this is a Definitive Edition as well. Enhanced na siya. Nandito na yung bonus content niya. Kagaya ng Tomb Raider, pareho rin siyang 250 pesos lang. Kung makikita nyo, sobrang valuable ng sale na to for R2 accounts. And sa mga hindi pa nakakaalam ng Sleeping Dogs has a formula of Grand Theft Auto pero meron siyang unique form. Anyways, just check the video na nakikita niyo kung paano yung gameplay niya, paano yung cinematics. Definitely give this one a shot. I personally recommend this. Lalo na sa 250 pesos na halaga. Now, the next game on the list, medyo may kamahalan, pero this one is a Game of the Year edition and this is for Bloodborne. Nagkakalaga siya ng 820 pesos if we're gonna convert it to Philippine peso. Pero nandito na lahat ng bonus content niya. And if you are into this kind of game, definitely give this one a shot. Lalo na kung fan kayo ng Dark Souls type of games. So for Assassin's Creed fans out there, nandito yung Ezio Collection na nagkakalaga ng 945 pesos. And this bundle consists 3 games of Assassin's Creed. If you haven't played Assassin's Creed before, Ezio is one of the lovable character. So, pwede nyo tong laruin if you are trying to onboard with the game. And kung gusto nyo lang i-revisit yung game, just to experience the remaster of the graphics, definitely give this one a shot for 945 pesos. Medyo may kamahalan, pero tatlong laro na yung included na to.
So, ngayon, pumunta naman tayo sa R3 accounts. So, ito yung mga Singapore, Hong Kong accounts, other Asian accounts. At kagaya ng sinabi ko kanina, mas maikli yung oras ng sale period na to. Mag-end siya ng April 14. If you are in this country or if you are in this region, definitely get these games as soon as possible. Mag-start muna tayo sa God of War 3 Remastered. So, if you haven't played this game, tapos kung nakuha nyo lang yung PlayStation nyo as a bundle na kasama yung God of War na recently released lang, kagaya ng nangyari sa akin, I haven't been able to play God of War 3. Bibihira lang to mag-sale, and right now, sale siya currently sa ibang regions pero for 185 pesos na lang siya for R3 accounts. So kanina nabanggit natin yung Tomb Raider Definitive Edition. Pero dito naman sa R3, we have Rise of the Tomb Raider 20-year celebration. So nandito yung mga bonus content niya, and this will only cost you for about 470 pesos. Now, this is the most recent release ng Tomb Raider. So if you're into adventure games like Uncharted series or gusto niyo yung ganitong mga treasure hunting genre, I recommend this one. Getting this game at 470 pesos lang. For open worlds naman, meron tayong Watch Dogs 2 na nagkakahalaga ng 390 pesos. And we also have Infamous Second Son and then Infamous First Light. So, Infamous Second Son is nagkakahalaga rin ng 390 pesos kagaya ng Watch Dogs 2. Pero yung Infamous First Light is nagkakahalaga lang ng 280 pesos. Itong laro naman na to, if you haven't heard this before, then I don't blame you. The game is The Order 1886. And nagkakahalaga lang siya ng 255. Kaya ako naman nasabi na malamang hindi nyo pa to naririnig kasi hindi naging maganda yung reception niya at first. Kasi nga, nagkakahalaga siya ng 2 to 3,000 at launch, pero sobrang ikli ng laro niya. Pero if you're going to consider getting this game at 255 pesos only, the experience that you'll get in this game is a solid one, especially in terms of the gameplay graphics. Ang naging problema niya lang talaga is yung length ng game. For RPG, ito rin mura for R3 account. So, Dragon Age Inquisition, Game of the Year Edition. And itong laro na to, usually ganito na impression nito, ganito kababa, 275. This game doesn't actually have any problems. Ganito lang talaga yung presyo niya sa R3, hindi ko alam kung bakit mababa, pero ang dami ng content ng laro na to. If you want to have a quality and a lengthy game for 275 pesos, definitely get this one. At ito naman, isasuggest ko na panoorin nyo yung nakikita nyo sa video. I highly suggest this one kung mahilig kayo sa parang Harvest Moon na type ng laro. So, this is actually a breath of fresh air. Ang pangalan ng laro is My Time Portia. Nagkakalagay siya ng 770 pesos sa R3 accounts. And kung gusto nyo lang ng bagong experience sa laro, I highly recommend for you to get this game. So, that's all the games that I would like to talk about. So, medyo finilter ko at talagang sinort out ko yung mga best of the best ng deals na nakita ko. If you want to have videos like this, comment down below para alam ko rin kung ano yung gusto nyo makita. And I hope you consider subscribing kung nakatulong tong video na to. If you like this video, click that thumbs up. If you don't, click that thumbs down. Keep it real, happy gaming, and peace.